mahiwaga nga bakit papakalo. Chicharon. Saan ba nagsimula? Nagsimula ang chicharon sa bansang oh, letter ano? Nagsisimula sa letter S. S. Parang alam ko na kung saan yan ah. Saan? S. Hindi pala. Hindi letter S? Hindi letter S. Anong letter? Letter E. Letter E? Oo. Lalong madali. Alam ko na yan. Ano? Letter E? Letter E. Indonesia. Indonesia. Anong bansa nagsimula ang chicharon? Di mo alam. Try mo sa ano? Mali eh. Mali Indonesia. Mali India. Saan? Wala ka pang ano dyan. Guess mo lang. Ecuador. Hindi. Medyo malapit na dyan eh. Estonia. Hindi. Oh. Egypt. Egypt. Hindi pa rin? Hindi. Alam ko na. Ano? East Avenue. isa LTO. Maraming chicharon dyan. Saan? Sirit na? Oo. Hindi tayo matatapos niya. Spain. Eh, wala akong mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sa pagkis yan? Yung pala lang galing yun? Ha? Doon galing yun? Oo, sa Spain. Spain? Spain. Letter E yun? Oo. Spain. 1700s. Okay. Kwento. Meron kasing ano dito, merong tawag nito, isang farmer na guwapings, may jowa. So, doon sa kanilang sakahan, meron din silang mga alagang ano? Ano 'yan? Ha? Ano 'yan? Meron silang alagang mga hayop. Hayop. So ngayon, anong hayop ang alaga niya? Ha? Anong hayop ang mga alaga niya? Hayop na alaga niya? Anong hayop? Kalabasa. Garden pala yan eh. Garden yan. Gung gung. Meron siya alagang ano? Ibig sabihin yung farmer na to vegetarian. Vegetarian. Tapos siya nag-invento ng chicharon. Ang gulo ah. Medyo magulo lang ah. Naalala ko lang. Baka yung chicharon niya, yung kangkong. Ang unang chicharon, Papa Jepoy. Vegetarian yung farmer sa Spain. Yun na nga. Oh, ang, sige, unang chicharon, dahil nga meron siyang mga alagang, ano, tawag nito. Meron siyang garden. So lahat ng mga, ano niya, pinapatuyo niya. Like yung mga okra, yung mga carrots, yung mga kalabasa. By accident lang din. Dumating yung panahon na tagtuyot. Ngayon, yung mga ano niya, pananim niya, medyo natuyo. So, hinayaan niya. Eh, dumating yung panahon din na wala siyang mailuluto. Tamang-tama, eh, meron siyang mantika. Subukan ko nga to. Wala na akong maluto. Natuyo yung mga ano niya. Nagprito siya, ganun? Oo, prinito niya. Ginawa niyang chicharon. Alin doon? Anong una niyang pinrito? Ha? Anong una niyang pinrito? Ano? Yung okra. Okra? Okra. Tapos lagay niyang carrots. Tapos kalabasa. Tapos? Yan yung mga una niya. Tapos patatas. Bagoong? Tinusta niya. May walang bagoong doon. So halo-halo yun. Mixed veggie na chicharon yun, Papa Jepoy. Pero... Isang araw, Papa Jepoy. Oo. Ito naman. Dahil nga meron din sila. Kala ko lulutuin niya, ano eh, pakbet eh. Pakbet. Meron isang araw, merong tawag nito. Meron kasi silang mga hayop. Meron sila baboy, meron sila pork, meron sila baboy. So chinap-chap na niya, Papa Jepoy. Kaso kasi
etong ano niya, etong girlfriend niya, jowa niya, sumugod, may dalang itak. Kanina sumugod? Sa kanya. Bakit? Inaano siya? Sinusugod siya dahil ano pala, nung isang araw, meron siyang kinakasamang babae. So habang ano, dun sa farm, nagtatadtad siya ng ano, naghihiwa siya, nagchachap siya ng mga pork, inahabol siya ng babae. Ano bang, may kasama siya iba? May kasamang iba. Tinanong siya, bakit niya ginawa yon? Ano sabi niya? Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonya ng aking kamay, gumalaw. Bakit gumalaw? Inahabol siya, naiwanan niya yung chinap. May itak? Naiwanan niya yung chinap niya na chicharon. Meron siya. Hindi, may chicharon yung ano yung tawag nito. Meron siyang chinap. Chinap na pork. Meron siyang chinap. Tinamaan yung lalaki? Ha? Tinamaan yung lalaki? Yung binti. Yung binti? Malakas po yung guardian engine ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo eh. Saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Ah, nakabaliktad. Baliktad. Talagang wala. Aso, nanakot ka lang. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Hinaabol. Baliktad yung talim. Baliktad yung talim. Hinaabol siya ng ano. So in short, tumakbo siya. Si Bato sa'yo. So in short, tumakbo siya, Papa Jeff. Iniwanan niya yung chinap-chap niya ng mga ano, ng mga karne. So, ibig sabihin, naiwanan niya, nabilad sa init yung ano, yung mga karne. Kasi hinahabol silang itak. Bumalik na siya dalawang araw na makalipas. Bumalik siya dalawang araw na. Natuyo yung ano, yung karne. Oo. By accident 'yon. Eh nung pagbalik niya, nasayangan siya, nandun pa yung mga karne. Anong ginawa niya? Prinito yung litna. Ano kulay ng karne pagbalik niya? Ha? Hindi nilagay sa rep. Ano kulay? Kinain niya pa rin. Wala bang amag yun? Dalawang araw lang naman. Dalawang araw lang naman. Eh yung yung ano niya, yung natchap niya na ano, pork, medyo malusog. Medyo mataba-taba. Yun yung ano eh, yun yung naiwanan niya. So, ibig sabihin, Papa Jeff, natuyo na. Nasayangan siya. So, iprinito niya. Karne ng ano yan? Ha? Karne ng ano? Kambing. Ang kauna-una ng chicharon, kambing? Wala naman taba yun ah. Wala naman taba yung kambing. Kahit anong gawin mo dun eh. Karni lang yun. Walang taba yun eh. So, dalawang araw at nasayangan siya pagbalik niya, prinito niya. Doon, na-discover niya na masarap pala itong pork. Yung lalo na yung taba. Pag ibinilad mo yan. Pag binilad mo at iprinito mo. At ang tawag pala dyan sa chicharon, ibig sabihin sa Spanish. Yan yung Spanish, chicharon. Chicharon. In English, ano ibig sabihin ng chicharon? Pork rinds. Spanish name, chicharon. Chicharon. Spanish yan. Sa English, pork rinds. Kinain niya? Ha? Kinain niya. Ang alin yung? Chicharon. Chicharon? Oo. Kinain niya, siyempre. Vegetarian siya. Ha? Hindi, kasi vegetarian pa rin yun. Kasi ang kinakain nung, ano, nung mga baboy, ano? Mga vegetables. Ha? Kaya vegetarian pa rin. Saan niya bang kinuha yung baboy? Ha? Saan niya kinuha yung baboy? Saan? Sa fish ano? Pond. Ha? Sa fish pond. Sa Dison Farm. Ha? Sa At paano nakarating sa atin? Oo. Oh. 'Di ba yung panahon na sinakop tayo ng mga Spaniards. 1700s, 1800s. Nung dumating sila dito, itinuro din nila sa atin 'yan. Ibig sabihin may dala silang chicharon. Meron silang dalang chicharon. Mga sundalo? Oo. Ng Espanyol na sundalo. Hindi, pero yung dala nila chicharon. Hindi pa chicharon yung dala nila. Oo. Ha? Ano biik. sila din ang nagturo sa mga Mexicans. True story yan, sila din ang nagturo sa mga Mexicans. Sa Mexican, sila rin nagturo. Yung mga
Portuguese sila din ang nag-influence dyan. Lalo na sa atin, dito sa Pilipinas. At kanino nga, tinuro? Ha? Kanino tinuro? Ang itong chicharon. Mga chicharon. Ang sabi dito, tawag nito, itong chicharon, dito sa may Intramuros daw yan. Kilala ko, kanino tinuro? Ha? Kanino niya tinuro? Kilala ko. Kanino? Kay Arlapids. Arlapids. Ang mahiwagang alamat ni Papa Carlo. Barangay LS 97.1 number 1 forever.